Kumusta mga bata? Ako, si Teacher Lee, ang inyong magiging gurong tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito, na may layunin magamit ng wasto ang pangalan sa pagbibigay ng pangalan ng lugar, pantangi at pambanana. Ang paksang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa pangalan ng lugar, pantani at pambalana. Paano nga ba ang wastong paggamit ng pangalan ng lugar, pantani at pambalana? Pero bago natin simulan ang ating aralin, ay balikan natin ang inyong napag-aralan tungkol sa pangalan. Naaalala niyo pa ba mga bata ang kahulugan ng pangalan? Handa na ba kayo mga bata na balikan natin muli ang inyong mga natutunan sa aralin noong nakaraang araw? Tara! Balikan natin muli ang inyong mga napag-aralan. Ano nga ba ang pangalan? Pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Ngayon naman, tingnan natin ang mga halimbawa ng pangalan. Doktor. Doktor. Ang doktor ay halimbawa ng pangalan ng tao. Medyas. Medyas. Ang medyas naman ay halimbawa ng pangalan ng bagay. Kuneho. Kuneho. Ang kuneho ay halimbawa ng pangalan ng hayop. Karnabal. Karnabal. Ang karnabal ay halimbawa ng pangalan ng lugar. Binyag. Binyag. Ang binyag ay halimbawa ng pangalan ng pangyayari. O mga bata, nakita niyo ba ang mga halimbawa ng pangalan? Ngayon naman ay ating balikan at alaming muli kung ano ang dalawang uri ng pangalan at ang mga halimbawa nito upang inyong lubos na maintindihan ang ating magiging aralin. Ang dalawang uri ng pangalan ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Mga bata, ano ulit ang dalawang uri ng pangalan? Tama! Ang dalawang uri ng pangalan ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi ay nagbibigay ng tiyak ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Narito naman ang mga halimbawa ng pangalang pantangi. Masdan ng mabuti ang mga larawan na aking ipakikita. Mga halimbawa ng pangalang pantangi. Ann Curtis. Ann Curtis. Si Ann Curtis ay halimbawa ng pangalan ng tao. Monggol. Monggol. Ang monggol ay halimbawa ng pangalan ng bagay. Tagpi. Tagpi. Si Tagpi ay halimbawa ng pangalan ng hayop. Enchanted Kingdom. Enchanted Kingdom. Ang Enchanted Kingdom ay halimbawa ng pangalan ng lugar.
Pasko, Pasko. Ang Pasko ay halimbawa ng pangalan ng pangyayari. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa mga pangalan na aking ipinakita? Tama, ang mga pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari ay mga tiyak na ngalan. At ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ang tawag natin dito ay pangalang pantani. Balikan nga natin muli mga bata ang salitang nabanggit natin kanina. Ancretis, Ancretis. Monggol, Monggol. Tagpi, Tagpi. Enchanted Kingdom, Enchanted Kingdom. Pasko, Pasko. Ngayon naman, alamin natin ang kahulugan ng pangalang Pambalana. Ang pangalang Pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan o ditiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Narito naman mga bata ang halimbawa ng pangalang Pambalana. Mga halimbawa ng pangalang Pambalana. Bata, bata. Ang bata ay halimbawa ng pangalan ng tao. Laruan, laruan. Ang laruan ay halimbawa ng pangalan ng bagay. Daga, daga. Ang daga ay halimbawa ng pangalan ng hayop. Ilog, ilog. Ang ilog ay halimbawa ng pangalan ng lugar. Baha, baha. Ang baha ay halimbawa ng pangalan ng pangyayari. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa mga pangalan na aking ipinakita? Tama! Ang mga pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari ay mga ditiyak o pangkalahatang ngalan at nagsisimula ito sa maliit na titik. Ang tawag natin dito ay pangalang Pambalana. Balikan natin muli mga bata ang salitang nabanggit natin kanina. Tara, sabayan niyo ako. Bata, bata. Laruan, laruan. Daga, daga. Ilong, ilong. Baha, baha. Ayan mga bata, napag-aralan natin muli ang pangalang Pantani at Pambalana. Naman ay dumako na tayo sa ating aralin tungkol sa pangalan ng lugar, pantani at pambalana. Ano ang kahulugan ng pangalan ng lugar, pantani? Ang pangalan ng lugar, pantani ay sumasagot sa tanong na saan. Ito ay tiyak na ngalan ng lugar. At ito naman ay nagsisimula sa malaking titik. Ngayon naman ay alamin natin ang mga halimbawa ng pangalan ng lugar, pantani. Mga halimbawa ng pangalan ng lugar, pantani. Pasay City, Pasay City. Mall of Asia, Mall of Asia.
Simbahan ng Santa Clara, Simbahan ng Santa Clara. Jollibee, Jollibee. Lawa ng Taal, Lawa ng Taal. Ano ang napansin ninyo sa mga pangalan na aking ipinakita? Tama! Ang mga pangalan ng lugar ay mga tiyak o tanging ngalan ng lugar, at ito ay nagsisimula sa malaking titi. Mga bata, balikan nga natin muli ang mga salitang nabanggit natin kanina. Sabayan niyo ako, mga bata. Pasay City, Pasay City. Mall of Asia, Mall of Asia. Simbahan ng Santa Clara, Simbahan ng Santa Clara. Jollibee, Jollibee. Lawa ng Taal, Lawa ng Taal. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa pangalan ng lugar, Pambalana. Ano nga ba ang kahulugan ng pangalan ng lugar, Pambalana? Ang pangalan ng lugar, Pambalana, ay sumasagot sa tanong na saan. Ito ay ditiyak o pangkalahatang ngalan ng lugar. Ito ay nagsisimula sa maliit na titi. Ano-ano kaya ang mga halimbawa ng pangalan ng lugar, Pambalana? Sabay-sabay nating tuklasin, mga bata. Mga halimbawa ng pangalan ng lugar, Pambalana. Sapa, Sapa. Komunidad, Komunidad. Bangketa, Bangketa. Dalampasigan, Dalampasigan. Palengke, Palengke. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa pangalan na aking ipinakita? Tama! Ang mga pangalan ng lugar na inyong nakita ay mga ditiyak o pangkalahatang ngalan ng lugar. At ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Balikan niya natin muli, mga bata, ang mga salitang ating nabanggit. Sapa, Sapa. Komunidad, Komunidad. Bangketa, Bangketa. Dalampasigan, Dalampasigan. Palengke, Palengke. Ang tawag natin sa mga ngalan ang ating nabanggit ay pangalan ng lugar, Pambalana. Mga bata, lagi ninyong tatandaan na ang ngalan ng lugar ay mga pangalan din. Ang pangalan ng lugar ay sumasagot sa tanong na saan. Meron tayong dalawang uri ng pangalan. Naaalala niyo pa ba, mga bata, ang dalawang uri ng pangalan? Una, pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ikalawa, pangalang Pambalana. Ang pangalang Pambalana ay tumutukoy sa ditiyak na ngalan ng tao, hayop, lugar, at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na titi. O mga bata, naintindihan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung hindi pa, ay balikan ang aralin o panoorin muli ang video nito. Kung naintindihan naman ninyo ng lubos ang ating aralin, ay pinagbati kita.
Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay sa iyong module. Paalam!